guys, gawin nyo kaming reyna ng buhay nyo at kayang-kaya namin gawing hari kayo ng aming buhay. So, yun lang guys. So, dahil ang mga babae, ibang magmahal yan, lalo na pag seryoso ka sa kanya, pinakita mong lahat sa kanya, so kaya nang kaya namin suklian yan. So wag kayong magpapakita ng pangit sa mga babae. So wag nyo silang uumpisahan dahil sila ang tatapos. So yun lang. So kailangan guys, gawin nyo silang reyna para gawin ka rin nilang hari habang buhay. Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So yes, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga gawain ng mga lalaki na gustong-gusto ng mga babae. Meron kasing mga pagkakataon na hindi lang sa panlabas na kaanyuan tumitingin ng mga babae. So syempre, front lang naman talaga yung pagkakaroon ng itsura. So yan. Pero hindi porket ikaw ay may itsura, maganda ka, gwapo ka. So ibig sabihin, marami nang magkakagusto sa iyo. Oo, tama. First impression kuha nyo. Lamang kayo sa first impressions. Pero habang nagtatagal, ang mga babae, tumitingin na yan sa loob na kaanyuan at hindi na po sa panlabas. Lalo na po yung mga babae ngayon, nagiging practical na po sila. Okay, so ito yung mga halimbawa ng mga gawain ng mga lalaki na gustong-gusto ng mga babae. So makinig kayo guys. So ito na. Ang unang-una guys, masipag. So, diba? Pag masipag kasi ang isang lalaki, so, dala na lahat nun. So, yun. Talo ng masipag ang gwapong mga lalaki. So, yan. Tandaan nyo yan, guys. So, pag masipag ang isang lalaki, so, nabibisyo na namin mga babae kung ano yung magiging future namin sa kanila. So, pag masipag kasi ang lalaki, ibig sabihin, parang yung mga babae kasi isipin nila na hindi sila magugutom sa tao na to. So, itong tao na to is hindi sila pababayaan. So, gagawin yung kanyang responsibilidad. So, yun. Yun ang unang-una sa mga gawain ng mga lalaki na gustong-gusto ng mga babae. Ikalawa, guys, masarap. Masarap magluto. So, yun. Pangalawa yun, guys. So, sa totoo lang, ang mga babae, kapag nagkusa na ang mga lalaki na mag-ipagluluto sila, so yun, napakasarap sa pakiramdam. So, pakiramdam ng mga babae is para silang prinsesa na ipinagluluto ng kanilang hari, no? Pinagsisilbihan ng kanilang hari. So, diba, madalang na madalang lang yung mga lalaking masarap magluto. So yun. Tama nga yung kasabihan na ang lalaking masarap magluto, masarap din magmahal. Masarap mag-alaga at masarap makasama habang buhay. Isa pa guys, ang ikatlo guys, tinitimpla ka ng kape. So yun. Madalang na madalang din sa mga lalaki yung gumagawa ng mga ganung bagay, pero eto guys, ha, proven na to na pag ang lalaki pinagtimpla niya ng kape ang isang babae is wow, pogi points po yun sa mga lalaki, lalo na masarap kang magtimpla ng kape. So yan, gustong gusto namin yun, parang yun yung paglalambing namin na gustong gusto namin ginagawa ng mga lalaki, yung ipagtimpla ng kape yung mga babae. Kadalasan kasi ang gumagawa niyan mga babae lang eh. So, diba? Pero madalang na madalang lang sa mga lalaki yun. Pero pag ang lalaki ginawa yung bagay na yun na sila ang nagtimpla ng kape para dun sa kanilang girlfriend, napakasarap po yun. So, kakaiba po yun. Pakiramdam namin, isa kaming prinsesa na pinagsisilbihan ng isang hari. So, ganun. So, ganun po ka-powerful ang pagtitimpla ng kape ng lalaki para doon sa isang babae. Pang-apat, guys, protected. Madaling magtiwala or madaling makuha ng mga lalaki ang mga feelings ng babae kung magaling silang magprotekta. So, yun. Ang mga babae kasi kaya nilang magtiwala sa isang lalaki na kapag ang lalaki is kaya silang protektahan. So, yun. Pumapasok na din dun yung
nade-develop sila or nagkakagusto sila dun sa lalaking ganon. Dahil ang lalaking mahilig magprotekta. So, napakataas po ng expectations ng mga babae na sila ay 100% safe dun sa lalaking mapagprotekta. So, yun. Kaya po yung mga lalaking mahilig magprotekta, so, yun, napakaswerte nyo po dahil maraming na-attract or pwedeng magkagusto sa inyo sa ganong pamamaraan. So, ikalima guys, priority. Ang mga lalaking nagpa-prioritize, pina-first priority nila ang kanilang girlfriend. So para mo na rin pinapakita yung pagkalalaki. So, yun. So, yung mga mas masarap po sa pakiramdam na mas inuuna yung kanilang girlfriend kesa dun sa ibang bagay. Example po na merong nagkataong nagkasabay na lakad. So, yun, meron silang usapan ni girlfriend at meron din silang usapan ng kabilang tropa. So, syempre, mas pagpinili ng lalaki si girlfriend. So, yun, na yung mga babae, gustong-gusto sila ang priority talaga. So, sino ba namang tao ang gustong hindi ka maging priority, lalo na boyfriend mo? So, diba? So, yung mga lalaking mahilig mag-priority, lalo na dun sa kanilang nililigawan o sa kanilang girlfriend. So, ipagpatuloy nyo lang po yan. Dahil isa po yan sa hinahanap ng naming mga babae para dun sa alam namin hindi kami ilalaglag, yung alam namin hindi kami iiwanan sa ere. So, yun. So, isa po yun sa mga katangian na gustong-gusto ng mga babae. So, ika-anim guys, maalalahanin. So, yan. So, sasabihin naman, medyo corny ng konti, diba? Dahil ito old school na nga yung tipong maalalahanin. Pero sa totoo lang guys, hinahanap ng mga babae yung mga lalaking maalalahanin. So, yan. Yung lagi kang tinatanong kung kumain ka na. So, lagi kang kinukumusta. Kahit kanina nagkumustahan lang kayo, kukumustahin ka ulit. So, masarap yun. Okay yun sa mga pakiramdam ng mga babae. So, sa mga likas na maalalahanin dyan, so, ituloy nyo lang yan. Dahil, sure ako na sa katangian nyo na yan, is mamahalin pa kayo lalo ng babaeng gusto nyo o yung babaeng inyong karelasyon. Next, guys, is sweet. Ito yung tipo ng lalaki na hindi ka ikinakahiya in public. So, ginagawa niya yung gusto niyang gawin sa'yo na kahit maraming tao. So, ibig sabihin, tanya yung pagiging natural niya. Pero guys, alam nyo ha, isa sa sweet para sa amin, ha, isa yung isang halimbawa na sweet na para sa amin, yung ganon. So, yan. Yung mag-holding hands, i-holding hands mo siya in public, aakbayan mo siya in public, so ganon. Yung parang komportable na kayo sa isa't isa, so yung ganon. Yung tipong hindi mo siya ikinakahiya, so parang proud ka pa kapag kasama mo siya, gustong-gusto namin yun, so yun. Kaya kayong mga lalaki, ibalik nyo yung dati, kasi sa ngayon, yung mga kabataan ngayon, iisip nila corny yun. Pero sa totoo lang, mas masarap yung ganon. Yung old school. So, ibalik nyo yung ganong kaugalian at sigurado ako hindi kayo maghihiwalay ng iyong girlfriend. So, next guys, yung hindi nagmumura. So, yun. Kami, kaya naming pakiramdaman ng lalaki. Kaya naming makiramdam. Meron kaming power na gano'n na kaya naming makiramdam kung ang lalaki is mabuting tao, o marespeto, so yun. Isa po yung halimbawang hindi natin sila narinig, nagsalita ng pagmumura or yung masasakit na salita. Kasi guys, sa totoo lang, pag mag-girlfriend, boyfriend pa lang kayo, so parang bago pa lang kayo nagsasama, so hindi maganda yung paririnig mo dun sa babae na ikaw ay nagmumura. So yun, hindi maganda yun. Kasi sa totoo lang, parang ang tindi ng sipa sa amin noon na napakiramdam namin, ano to, ano yung, parang iniisip namin yung ugali niya is hindi maganda. Sa ngayon kasi, sa panahon ngayon, medyo
joke-joke na nga lang minsan, 'di ba, nagmumura na, parang joke-joke, nakakasakit na joke-joke na rin. So minsan kasi hindi rin pala nakakabuti 'yon. So minsan lalo na pag naririnig ka pa nung relatives ng babae na ikaw ay nagmumura. So hindi po siya magandang pakinggan, hindi po siya magandang tingnan dahil po 'yon ay nakakasira sa iyo. Next guys is pag-update sa mga nangyayari. So, meron kasing lalaki na wala siyang pakialam. Lilipas lang ang maghapon, kakamustahin lang niya yung babaeng gusto niya. Guys, yung pag-update sa mga nangyayari, yung tipong gustong-gusto kasi ng mga babae, yung tinatanong sila lagi na kumain ka na ba? So, okay ka lang ba? So, yun. Pag nararamdaman niyang malungkot si babae, so yun, yung nagtatanong agad siya kung ano yung nararamdaman ng babae, talagang inaalam niya kung ano yung problema. Totoo lang, meron naman kasing mga lalaki na wala namang pakialam, lalo na pag ang alam nilang yung babae is nagugustuhan na rin sila, so wala na silang pakialam doon. So ang tip ko lang, advice ko lang sa mga lalaki na ipagpatuloy nyo lang yung pag-update sa mga babae, kasi minsan guys, habang ina-update yung babae, mas lalo kaming napapalapit, mas lalo kaming nagkakagusto sa inyo, dahil yung tipong pag-update nyo sa amin, parang halos andito lang din kayo sa tabi namin. So yun, napakahalaga po nun guys. So yung mga lalaki, lagi nyo i-update ang inyong nagugustuhang babae. So yan, para naman hindi mawala yung feelings nila. So hindi na mabaling sa iba. So sa inyo na lang tututok. So next guys, positibo. So yan, napakalaking bagay po, napakalaking puntos po para sa mga lalaki na ang mga lalaki ay positibo. So yung tipong hindi ka mapaghinala. So diba? Yung tipong kahit na mayroong mga taong sisiraan yung babaeng gustong-gusto mo. So ikaw, positive ka lang. So pilitin nyo maging positibo lagi. Dahil minsan pag pinapasok ng negative yung isipan nyo, so hindi magiging maganda yung kahihinatnan, lalo na yung mayroong kang karelasyon. So yan, kailangan lagi lang positive para mag-flow or magdire-diretso yung inyong relasyon or yung inyong pinaplano sa buhay. Kasi guys, pag pinasok ka ng negative, nandun ka na lang, hindi ka nakikilos dahil naka-steady ka na sa negative na yon. So mawawalan ka na ng diskarte. So yan, magiging kulang na ang lahat sa'yo. So kailangan guys, positive lang. So yan, para magdire-diretso yung flow. Advice ko lang guys, para dun sa mga lalaking gusto nilang makuha yung damdamin or yung feelings ng kanilang ginugustong babae. So hindi porkit guwapo ka, magugustuhan ka na ng mga babae. Depende po sa ugali yan ng tao. Kapag ang lalaki is guwapo nga, pero meron naman siyang ugali na so ibig sabihin, so yung parang hindi naman siya nagsiseryoso, minsan nga namemera pa yan. So ano po, usapan lang na ano to, kumbaga napag-uusapan lang naman natin yan. So minsan nga, diba, meron nga ang lalaking may itsura pero ginagamit lang nila yung itsura nila para makapag-take advantage sila dun sa babae na nagkakagusto sa kanila. So yun, para po sa mga gumagawa ng ganun, stop nyo na po yun, pangit po yun, hindi nyo po ikinagwapo yun. So yun. So para naman po dun sa mga nawawala ng tiwala sa sarili nila, na walang nagkakagusto sa kanila, try nyong sundin tong aking mga payo. So yun, yung aking mga tips, at sigurado akong ang mga babae ay lalapit sa inyo. Hindi yung mag-alala, mas daig nyo pa ang gwapo kapag itong tips na to ay nasunod ninyo. So yun, dahil nga syempre ako, napagdaanan ko na rin yan. So yan, so yun. Yun naman talaga, hindi naman po talaga ako tumitingin dun sa panlabas na kaanyuan. So basta ang hinanap kong lalaki dati talaga na ibinigay naman sa akin,
is yung mabait na tao, lahat naman ang ginusto ko is ibinigay. So yun. And the best doon is yung sa umaga is magtitimpla siya ng kape. So yun. Yun ang pinaka the best doon. At saka isa pa, yung masipag, syempre. Kaming mga babae, gusto namin yung masipag talaga. So at isa pa guys, yung isa pang advice ko lang, so iwas-iwasan po ang mga bisyo dahil hindi po nakakapogi points ang bisyo para sa mga lalaki. So yun, kaming mga babae, gusto kasi namin mapaganda rin yung future namin. Nakikita namin yung future namin dun sa lalaking gusto kami. Syempre, kinikilatis muna namin sila. So, kasi gusto ng mga babae, di bali ng hindi gwapo, basta't kami lang ang priority. So, kahit hindi ka gwapo at kami lang ang iyong priority, kayang-kaya namin suklian yan. Nang higit pa doon sa ibinibigay nyo sa amin. Isa pa guys, advice ko lang, gawin nyo kaming reyna ng buhay nyo at kayang-kaya namin gawing hari kayo ng aming buhay. So, yun lang guys. So, dahil ang mga babae, ibang magmahal yan. Lalo na pag seryoso ka sa kanya, pinakita mong lahat sa kanya, so kaya nang kaya namin suklian yan. So wag kayong magpapakita ng pangit sa mga babae. So wag nyo silang uumpisahan dahil sila ang tatapos. So yun lang. So kailangan guys, gawin nyo silang reyna para gawin ka rin nilang hari habang buhay. So yun lang po guys. So I hope meron kayong natutunan, lalo na ang ating mga kalalakihan. So I hope meron kayong natutunan sa aking vlog ngayon. So please like, subscribe, and share for more videos. At pakiclick na rin po yung bell para ma-notify ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So yun lang po guys. Lagi po tayong mag-iingat. Thank you so much. God bless you all. And see you next time. Oh,